Wala umanong natatanggap na ulat ng AFP, Philippine Navy at Coast Guard ukol sa lumabas na balita sa isang Malaysian news website na nagsasabing may 35 tao umanong mula sa Sulu na nagtangkang pumasok sa Sabah. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Buwan lang ang nakararaan na masaksihan ang karahasan sa Sabah. Nantinangkang paalisin ng mga otoridad ng Malaysia ang aabot sa 200 tauhan ng Royal Security Force ng Sultanato ng Sulu na nagtungo roon. Mahigit 50 tauhan ng Sultanato ang nasawi, 9 naman sa hanay ng Malaysian forces at 6 na sibilyan. Pagpasok ng Abril, humupa ang gulo. Pero lumabas sa ulat ng isang Malaysian news website na 35 armadong taong galing daw ng Sulu ang muling nagtangkang pumunta sa Sabah. Gayunman, napatay umano sila ng mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard bago pa man makarating sa Sabah. Batay sa ulat na naturang Malaysian news website, galing daw ang impormasyon sa Defense Minister ng Malaysia na nagsabing plano raw guluhin ng grupo ang nakatakdang general election sa Malaysia sa May 5. Wala na ang ulat na ito sa naturang website. Pero bago ito nawala, nakipag-ugnayan na ang DFA kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Burgos. Giit ng militar, wala raw silang namomonitor na ganitong insidente. Sinabi rin ng Philippine Navy at ng Coast Guard na wala silang natatanggap na ganitong ulat. Ang Sultanato ng Sulu, itinangging may mga kasapi silang nagtangka muling pumasok sa Sabah. Hinala rito ng tagapagsalita ng Sultanato. Yan ho ay isang propaganda lamang para ma-justify ng Malaysia ng hindi pagsipot ng kanilang Prime Minister doon sa ASEAN Summit sa Brunei. Bagamat hindi raw sa kanilang grupo galing ang sinasabing 35 armadong taong nagtangkang pumunta umano sa Sabah, sinabi ni Princess Jaisal Kiram na mayroon pa rin daw silang 400 taga-suporta sa Semporna at Lahad Datu sa Sabah na nagtatag na mga guerrilla base. Grabe yung mga pangyayari in Sabah. Grabe rin yung pagtrata sa mga Filipinos in Sabah. Opo. Wherein they want to give justice. To whatever happened to their relatives. Sa panig naman ng Moro National Liberation Front o MNLF, itinanggi na kadalang chairman na si Nur Miswari na mga kasapi nila ang pumunta sa Sabah. Pinagbawalan na raw niya ang mga ito na magtungo roon dahil baka magkagulo sa eleksyon sa Malaysia. Sherry Ann Torres, GMA News.